Bihira lang po itong mga manual na turbo. Steel bumper. Ganito yung ating clearance. Beam adjust. Hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagayon pa. Ngayon mga call, pakita natin yung ating Suzuki Everyvan 4x4 or all-wheel drive K6A engine 660cc turbo. So, 5-speed manual transmission. So, ito yung tinatawag namin na semi-wagon. So, tapusin nyo yung video mga call para malaman nyo kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So, yung ating unit is color Raptor Gray. Ayan. So, meron tayong transformer na nilagay dito. So, meron tayong front steel bumper. So, solid po ito. So, naglagay tayo ng customized na fog lamp. Ayan. So, yung headlight ng ating Everyvan is ganito po yung Hitsura. Compare sa Everywagon, square po yung ating Everyvan. Ayan. So, meron tayong mag wheels Japan original. Ayan. So, meron tayong chrome handle or chrome side mirror. With lights po yan. Meron siyang signal light at saka yung ating blue lights. Rain visor. Ayan, kumpito na din. Meron tayong top load carrier sa itaas. Ayan. So, dito, makita natin dito, meron din tayong rear steel bumper. So, yan o. Ito yung tail light ng ating Everyvan. So, square po yan. Ito yung ating signal light, reverse light din. Ito yung ating park light at saka yung ating brake light. So, dito sa ilalim, nandito yung ating spare tire. Ito yung tatanggalin natin. Then, nandyan sa ilalim yung ating spare tire. So, fully undercoat din yung ating unit mga call. Ayan. So, ito. Dito, ganito yung ating back door ng ating Everyvan. So, yung Everyvan natin, hindi po buo yung ating salamin. So, meron tayong third light. So, ito yung ating third light ng ating Everyvan. Then, yung ating back glass is hindi buo. Hindi katulad ng mga Everywagon na buo yung ating glass dito. So, sa Everyvan, ito lang po. Then, ito yung kanyang tail light. Ayan. So, sa Everyvan natin, meron tayong susian dito. Para sa back door. So, meron tayong wiper. Ayan. So, dito sa likuran, meron tayong third set. Ayan. So, ito yung ating third set. So, kasya po yung dalawang tao, depende sa laki. At the same time, storage box po siya. Then, ito yung ating upuan sa harap. So, yung upuan natin sa harap, pwede natin yan i-fold para lalaki yung space. Ayan. Ayan. So, yan yung forma pag tinanggal or pinold natin yung ating upuan dyan. So, ganyan kalaki yung space. Pwede din natin yan i-move yung ating mga upuan dito kung kailangan natin ng malaking space. Halimbawa, kung meron kayong ikarga na motor, pwede yan, tatanggalin natin. Marami kayong ikakarga, mamalingke kayo, pwede yan. So, ganito yung sapuan natin dito. Ganito yung ating clearance, head clearance. Ayan o. So, yan yung ating head clearance. So, yung ating semi-wagon mga call is captain seat siya. Ayan. Ayan o. Captain seat siya mga call. Meron siyang armrest, meron siyang cup holder dito. So, ang hindi lang ma-ano nito, sa, hindi katulad ng Everywagon na pwede natin i-move forward and atras itong
ating upuan dito. So ito yung, ganito lang talaga yung upuan. Hindi din natin siya katulad ng every wagon na pwede natin i-recline. Fix na po yan siya. Pwede natin i-ganon, pero diretso, diretso siya, wala siyang lock. Ayan, so meron tayong brand new matting. Ayan. So sa semi wagon na din, is plastic na din dito. So dito rin yung ating jack at saka tie wrench. Ayan, so sa mga manual na semi wagon mga kol, is all power po siya. Manual na turbo, basta mga turbo na mga unit, all power po siya. Power mirror, then power mirror, then power window siya lahat. So start natin. So ito yung ating dashboard, so back to original yung ating kulay. Then meron tayong 7 inches flat screen stereo with reverse camera. So try natin yung ating reverse camera. Ayan yung ating reverse camera mga kay. So start natin. Ayan. So dito, ito yung ating legroom. Ito yung ating clutch pedal, brake pedal, din yung ating accelerator pedal. So dito sa gilid, nandito yung ating handbrake. Ayan. So meron tayong cup holder din dito. So ito yung ating shift lever, 5-speed manual transmission. So ito yung ating aircon switch, yung ating hazard switch, then ito yung blowers, blower natin kung mag-adjust tayo. So ito yung ating panel gauge. Sa lahat ng mga turbo na unit, meron po siyang RPM. So compare sa mga DE64B na non-turbo, wala po siyang RPM dito. So makita natin yung ating RPM is halos 2,000. So naka cold start pa po tayo dyan mga kol. Ayan. So dito meron tayong beam adjust. Tapos meron tayong fog lamp switch at saka yung sa blue lights natin ang mga switch. So check natin dito yung ating makina. So ito yung ating makina mga kol. Yung ating makina is K6A engine timing chain, 3-cylinder inline, tapos EFI na po siya. Gasoline yung ating engine. Ito yung ating fuel injector, tatlo. PCB valve, ito yung ating turbo. So turbo po siya. Ayan, oh. So bihira lang po itong mga manual na turbo. So wala po ito sa every wagon. Nandito po siya sa every van yung ating mga manual na unit. So check natin sa kabila. So dito sa kabila, nandito yung ating air cleaner. So ito yung ating air cleaner. Ito yung ating throttle body. So kung mag-check tayo ng oil, ito yung ating i-check. Ayan. So oil gauge natin. Tapos ito yung ating map sensor, TPA sensor, IECB, din yung ating IAT sensor. So ito yung ating main fuse box. Then dito sa gilid, nandito yung ating computer box or ECU. So check ni natin sa harap. So sa harap natin mga kol, ito yung ating windshield washer reservoir, yung ating brake fluid reservoir, din yung ating coolant reservoir. So yan po yung ating unit. So yung presyo ng ating unit mga kol is 287,000 for all-wheel drive, 5-speed manual transmission. Turbo yung ating makina. Then ang kasama na po yung ating front and rear bumper, yung ating side mirror, yung chrome handle natin, yung din yung ating top load, din kasama yung ating third seat. So total 287. So yan lang po yung ating vlog for today mga kol. Maraming salamat po. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. And click na rin yung ating notification bell para lang update sa ating mga susunod na video uploads kagaya nito. Ingat po mga kol. Bye-bye. God bless po.